Ito po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo sa East 30. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner? Alas 6 na. Ay, horse ang boses. Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Malaman! Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bango na. Bango na. Gising. Gising. Pilipinas. Ay, Lunes. Lunes na Lunes. Gising na. Alam mo, Imelda. Imelda Staunton. Lala mo si Imelda Staunton pa yun. Sa ano? Hari. Sa The Crown. Siya si Queen. Isang magandang papagpalaing umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a beautiful, beautiful Monday morning. Maalinsangan na! Nawala na yung lamig, nakakainis. Mabilis na, masabi ko sa iyo eh. Kaya maiksi lang, ano, malinsangan na. Naibaon sana natin yan, naipon, ano. Canned. Yan o. Arte. Arte po. Sana ay bumalik yung amihan. Feeling ko babalik naman. Mamaya tatanungin natin sa mga tagapag-asa. Feeling ko kasi hindi pa naman summer. Pero pagdating meron sa tanghali, ako. Summer eh. Sobra. Summer feels. Ang sakit ng sakit. Ano, ng init, ng araw. Oo. Naalala ko tuloy, meron ako noon sa St. Paul, kaklasiko. Amihan ang pangalan niya. Oo. Amihan Ponce. So anong kalaban niya? Easterling. Easter. Ngayon po ay Lunes, February 5, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga, mga kaserbisyo. Ako naman po si Doris Bigonia. Narito na ang unang bugso ng ating mga panggising na balita. Umakyat na sa 17 ang patay sa pagbaha at landslide na dulot ng ilang araw na pag-ulan sa Davao Region. Kinumpirma ni Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Glenda Deli-Deli na 5 ang namatay sa landslide sa bayan ng Kapalong, tig-isang namatay sa pagkalunod sa Santo Tomas at Asunsyon. Ayon naman kay Davao de Oro Information Officer Fe Maestre, 10 naman ang namatay sa lalawigan sa nakaramihan po ay dahil sa landslide. Sa Carmen, Davao del Norte, 80% hanggang 70% ng mga residente ang apektado ng kalamidad. O yan, nagre-reklamo tayong mainit dito sa atin sa Metro Manila, sa Davao Region po. Nakunukno ka naman ng sama ng panahon. Ulan ng ulan, partner. Ulan, baha. 17. Wow. Wala pang bagyo yun, ha? 17 ang patay. Oh my partner, God. Partner, mamaya ipaliwanag mo nga pagka mamaya na tayo maghuhuntahan. Pero ang daming hindi makaintindi, yung Davao Region at saka yung Davao City mismo. Ay, magkaiba. Yan, dapat malaman ng mga lahat. Kasi ang daming mga nagdudunong-dunungan ngayon eh. Na? Dyan ba dinala yung 51 billion? Ay, hindi po. Kasi ganyan. yung congressman si yung Paulo Duterte, sa Davao City yon. Okay. But Davao City is the biggest city actually. Exactly. Ang alam ko, Davao yung pinakamalaking syudad. Ang sinasalanta po ngayon, hindi yung syudad. Ano? Kung hindi yung mga, marami kasing Davao provinces. Ayun. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur. Oo. May isa pa yan eh. Davao Oriental ba yun? Mm-hmm. Maraming Davao, ano mga, lahat ng Davao provinces, pakilista mo nga so dyan. So yun ang sinasalanta. Hindi yung, Hindi lang yun. Siyempre, kung malapit yung Davao City doon, naulan siguro. Pero ito mga namatay na ito, sa probinsya ito. Outside of the city. Ngayon, binabanata nila na ito daw ang 51. 1 billion, ganyan. Hindi naman. Ako naman hindi din. Naman. Ako rin, hindi rin. Kaya lang, 6 na taon na naging presidente.
ang pinakaunang Mindanaoan na naging presidente ay mula sa Davao. Oo nga, so, pero hindi nagawa ng paraan. Eh, pero kung kalikasan naman, in fairness dun sa matanda, no, kung kalikasan naman yung kalaban, eh kahit si ang Amerika naman, eh, tinan mo naman, binabaha din naman oo, yung naman. American, tindi ng infrastructure. Ayan, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, and Davao City. Ayan. So in fairness po, ano, hindi sa kinakampihan natin, kung hindi po yun eh, hindi yun yung tinutumbok eh. Although may word na Davao. Correct. Pero hindi, parang Iloilo partner. Uh-huh. Pag sinabi mong Iloilo, dalawa yun, city and province. Ganyan ba? Ang probinsya ng, ang capital ng Iloilo province is Iloilo City. Oh. Pero malaki yung Iloilo, probinsya din kasi siya. Mayong aga! Mayong sa mga aga. Gwapo kagwapa! Ayun, tayo yun. Okay. Kinontra ni na DILG Secretary Benher Abalos at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez, ang isinusulong ng kanilang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. Iginiit ni Abalos na hindi sagot ang secession o pagtiwalag sa Pilipinas para maresolba ang mga problema ng Mindanao. Labag-anya ito sa saligang batas at dapat manatiling buo at nagkakaisa mga Pilipino para sa pagpapatuloy ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Naniniwala naman si Galvez na magre-resulta sa kaguluhan at walang pag-unlad kung magwawatak-watak ang mga Pilipino. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi magdadalawang isip ang gobyerno na gamitin ang buong puwersa at kapangyarihan ng gobyerno sa mga nagnanais pagwatak-watakin ang bansa sa harap ng panawagan na magsarili ang Mindanao. Giit pa ni Anyo, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino ang bumubuhay sa bansa, kaya dapat ibasuran ng lahat ng sektor ang anumang tangka na magkawatak-watak ang Pilipinas. Papaniwala naman kayo dun sa matanda. Eh, alam naman natin, legally speaking, hindi naman talaga mangyayari. Ilang abogado na nagsabi na hindi mangyayari yan. Hanggat may existing tayo na constitution na current, hindi mangyayari yan. At hindi ganun kasimple, hindi ganun kadali gawin. Eh, paano naman tayo papaniwalain? Yung lolo mo, taktisyan yan. Marunong mag-divert yan. Dinadivert exactly. Lang kayo. Eh, mamaya mo, makita mo pa, naka-jet ski yan. Iginiit ni Pangulong Marcos na walang puwang sa bagong Pilipinas ang siraan at hatakan pababa. Uwe. Ulit. Yung mga magkakampi dati, magkaaway na ngayon. Kaya partner, nga, kaya pag sinabi niya, walang lugar. Walang lugar ang siraan at hatakan pababa. Aha. Hindi nga. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na hindi pwede sa pamahalaan ang mga tamad. Aray! At naghahari-harian. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na mananatili si Vice President Sara Duterte bilang kalihing ng Department of Education sa kabila ng mga pahayag ni na dating Pangulong Duterte at anak na si Mayor Baste Duterte. Yan o. Kaugnay dyan, nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi siya nagsorry sa mga patutsada laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa prayer rally noong nakaraang buwan. Sa post sa social media, sinabi ni Mayor Duterte na nagsorry siya kay Senador Aimee Marcos dahil naaawa siya sa ate ng Pangulo na dumalo sa prayer rally. Hindi natuwa ang alkalde sa pinalalabas umanong kwento ni Senator Marcos sa media. Matatanda ang pinagre-resign ni Mayor Duterte si Pangulong Marcos at pinaalalahanan pa na ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos Senior sa libingan ng mga bayani. Sabi niya, hindi ko sinabi na ako ay nagsusorry dun sa mga pinagsasabi ko, na awa lang ako sa iyo, te. Hindi, pero yung paggamit ng word na sorry is I feel sorry for you. Yung I am sorry for what I've said. No. Yung sinasabi ko is I feel sorry for you. Kaya ang ending eh, parang nagalit pa siya at nairita siya dahil tila bagay nagagamit siya sa drama. Oo, sabi. Ano yung pagdadrama? Senadora Aimee. Ano yung pagdadrama mo, te? So paano? akala pa naman ni Senadora Aimee supportive, sympathetic sa kanya. Akala niya. O di lalo pa ngayon na irita yung isa.
Sabi mo, kung idamay dyan, ha? Oo. Huwag kang mag-ano ng mga kung ano-ano mga fake news, te. Oo, di ba sabihin, mali ang interpretasyon. Mali. Siguro sister, narinig lang ni Senator Aimee yung word na sorry. Sorry. Akala pero, niya nag-sorry dun sa mo, sinabi. Yung interview niya, sabi niya, paulit-ulit na nag-sorry sa akin si Mayor Basti. Oh, may word naman talagang sorry. May sorry. Baka sabi ni Basti, oh, I feel sorry for you. Sorry lang tumatak kay Senator Aimee, sorry lang. Aha. I am sorry. Ay ba naman yun? Ba? Oh, mas pandak yun. Easy! Akala ko mas payak. Mas panda, mas mababa. Di, ano yung sabihin ng pandak? Di ba yung putot? Putot. Sa amin sa Ilonggo, putot. Pag sinabi, pag sinabi ang putok, kagaya mo, ikaw, putot ka. Putot. Oo, sakit. Pandak ka. Ay, ano problem? Wait, pandak ay... Anatomically speaking, wala tayong tayong magawa kung pandak ka. Hindi ba... Alam nga naman, iuunatin kita para maging matangkad ka. Hindi ba talagang kayo lang ay matatangkad kaysa sa akin? Pwede hindi ako din. Pandak. Tapos na ba tayo? Isa pa pala. Pa, inirekomenda ng bumisitang United Nations Special Rapporteur ang pag-amyenda sa ilang provision ng Anti-Terrorism Act of 2020 na hindi naayon sa international standards and guidance. Di pa Friday pa to. Sinabi ni UN Special Rapporteur Irene Khan. Hindi Irene Cara. What a feeling. Andiyan pa si ano? Andiyan pa si Christian Camille. May kasalanan ako kay bakit? Christian. Tumawa si... Nawala yung bed. Ay, mayroon wala ba si Christian? Bakit? Oo. Ano kinuha? Tumawa si Christian nung nag-news break siya eh. Bakit? Eh kasi doon, dati ko Irene Khan na ito. Oo. Hindi, napapasok ako kasi akong susunod na programa eh. Sabi ko, ano sabi niya? Si Chaka Khan? Hindi napigil. Ni Christian yung tawa niya. Oh my goodness. Pero nakapag-report pa rin naman. Hindi, natigil na. Hindi na siya talaga na. May ganyan naman talagang insidente, di ba? Yung tawang-tawa ka na hindi mo mapigilan yung tawa mo. Hindi ka. Anong kay Corina? O kay Henry Adinata? Minsan yung parang pinipigil mo pa. Pinipigil mo, hindi mo mapigil. May nangyari sa akin din yun, partner. Ay, kita mo si Camille, tawa ng tawa, pinagtatawanan si Christian, oh. Ito, napakasalpahin. Madalawan tayo ngayon. Madalawan tayo. Asa na ba ako? Kay Irene Khan. Ay, nababahala ito si Khan sa provision ng Anti-Terrorism Act na may kaugnayan sa surveillance na may chilling effect anya sa trabaho ng mga journalists, human rights defenders at civil society activists. Pag-aaralan ni Khan, akala ko si Odette, hindi ba si Odette ito? Paano na lang sinabi ko kay Krista na Odette, nilala siyang tumawa. Hindi po, Irene Khan po ito. Katuwang ang UN Special Rapporteur on Human Rights and Counterterrorism ang ipinalabas na alituntunin ng Korte Suprema sa pagpapatupad ng anti-terrorism law. Isinusuling din ni Khan ang pagbuo ng batas para i-decriminalize ang libel. Okay. Ito ha. Hinikayat na ng iba't ibang grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression na si Irene Khan na buwagin ang NTFL-CAC. Sinabi ni Raymond Villanueva ng grupong Altermedia na ang Pangulo ang dapat mismong sumagot sa rekomendasyon ni Khan at huwag ipaubaya ang issue sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon naman sa Concerned Artists of the Philippines, hindi makakabuti sa Pangulo ang pananahimik nito sa issue. Una nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi sila pabor sa rekomendasyon ni Khan na buwagin ang NTF-LCAC. Ayan. Yung pala ang pinaka-rekomendasyon ni Irene Cara. Mali ka si Odette Khan. Si Odette. Oo, si Odette. Kaya nga, tama ako doon. Susog ako dyan. Buwagin na yan, NTFL-CAC na yan. Para saan yan? Punta natin si Alzar Aurelio muna. Ayan, si Alzar. Hi Alzar, good morning. Ating pag-asa weather forecaster. Good morning. Hi Alzar. Hello, good morning po. Sir Abby, naganda kay... si Ma'am Dory. Malinsangan na Alzar, ano? Nainis naman ako. Ang bilis naman mawala naman ng malamig. Na panahon, Alzar. Opo, malinsangan. Katulad kahapon. Kasi po, umina ang amihan. At ngayong araw, amihan po yung maabot na lamang dun sa extreme northern zone. Mm-hmm. So, inaasahan ko natin na ngayong araw, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hmm. Although may ito panahon, may chance pa rin po ng mga isolated thunderstorm.
lalo po sa bandang Visayas at Mindanao. Dahil mahina ang hangin, wala tayong gale warning o sabihin, wala tayong inaasahan ng matataas ang alon. Kaya safe naman pong kumalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan. Wala rin tayong inaasahan ng bubong bagyo o low pressure area sa sunod na tatlong araw sa Dagat Pasipiko o sa loob ng Pahal. Balik pa sa inyo. Alzar, hindi na babalik yung amihan o babalik pa yon? Babalik pa ho yung amihan. Ah, babalik. Oh, sabi sa'yo, bigo niya, babalik pa eh. May pagbabalik? Oo. Oh, nice. Opo, may pagbabalik po sa bandang Thursday pa. Ah, oh, adi, agad-agad, ditong week na kaagad. Akala ko naman next week pa. So, this week na kaagad. Opo, Thursday po, mag-umpisa pong lumakas uli ang amihan. Ayun. Eh, kasi, Alzar, may alam mo, may epekto yan sa mga kababayan natin. Like, kagaya ako, hindi ako nag-i-aircon eh, pag January, February. Ay, ako din. Pero kagabi, muntik na akong matukso, partner, dahil nararamdaman ko yung alinsangan. Oh. Hindi ako nagpatukso. Electric fan na lang. Thursday pala. Thursday pa pala. Di ibig sabihin, Monday night, Tuesday night, Wednesday. Eh, tatlong gabi pa pala, Alzar, na magtitiis sa maalinsangang panahon. Ano? Opo, magtitiis pa tayo sa init na panahon. Sa ngayon hanggang Wednesday, Thursday pa po yung muling paglakas ng amihan. Pero sure naman yun na Thursday, babalik yung amihan. Opo, pero hanggang Central Luzon yung epekto ng umihan. Ay, hindi rin naabot ng Metro Manila. Hala? Ay, hindi po. Hindi pa aabot. Opo. Naku, Alzar. Kahit katiting, hindi natin mararamdaman. Oo, hindi tayo makakaramdam. Oo. So, mag-aircon na kami, Alzar. Ibig sabihin kasi noon, lalaki ang babayaran mo sa kuryente, Alzar. Opo. Yung nga po, yung mga gumagamit ng tuloy. Sinabi po ninyo, yung aircon, yun ang malakas sa kuryente. Alzar, saan ang address mo? Makikitulog na lang ako para makatipid tayo. Sa pag-asa ata siya nakatipid. Eh, sa amin po, mainit pa rin pa noon. So, no choice. Saan? Saan yung mainit, Alzar? Ay, dito sa Quezon City. Pero sa Quezon City siya. Okay. Malayo ka sa akin. Thank you, Alzara. Makikitulog si Doris kasi. Hindi, huwag mong patulugin. Ang lakas humilik niyan eh. Makakatulog, Alzar. Thank you, ha? Maraming salamat, Alzar. Si Alzar Aurelio, ang aring pag-asa weather specialist. Ako. Teka lang po. Inahanap ko tuloy si Christian, absent. Ano absent? Baya, no? Lulukuhin ko pa naman sana. Baka naman day off ng bata ngayon, hindi naman. Day off ba niya? Hindi, ako sa bagay, nandyan sa weekend. Weekend nangyari yung tawa tayo ng tawa. Pakita nga. Kaming pasa mo sa akin. Christian, ha? Pinagpipiestang ka ni Bigor niya, oh. Tinginan ko lang. Para nang sa ganun ay masabi ko sa kanya, anong tama ang pwede? Magbibigay ka ng tefs. Mga tefs siya. Tawagin mo na ito isa. Nico Bagsik, anong kondo? Meron daw kondo na nagsusunog dito sa Commonwealth. Okay. Nico Bagsik. Doris at Alvin, 11:19 kagabi ng matupok ng apoy ang isang condominium unit sa Flora Vista Base 7, Barangay Commonwealth, Quezon City. Tinaas ng BFP sa first alarm ang sunog dahil sa laki ng apoy. Nasa fifth floor ng gusali ang unit at nasa tatlong buwan pa lamang inuupahan ito ng tenant na si Stephanie Ibanez. Ligtas naman siyang nakalabas kasama ang kanyang pamilya. 11:40 nang idireklara ng fire under control na ang sunog at tuluyan ang naapula bago mag-alas 12 ng hating gabi. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Maswerte rin, hindi nadamay ang mga katabing condo unit ng gusali. Ayon kay Stephanie, mabilis kumalat ang apoy mula sa ilalim ng kanilang kama. Iniimbestigahan pa ng BFP ang kabuang halaga ng pinsala sa insidente. Nico Bagsik. Ang problema mo dyan, Nico, di ba sabi mo, yung ibang unit hindi nadamay, pero kung yan ay, kung ikaw ay nasa baba, o nasa taas, o nasa gilid, di ba yung bumbero partner, pati yung sa'yo, property mo, basa. Babasain lahat yan. So parang na-damage din yung property mo, Nico, di ba? Para hindi madamay. Hindi kumalat. Di may water damage. Di, ilang story ba yan? Parang mababa lang, ano? Mga lima ba yan, anim? Mababa lang yung, ano, yung building ano Alvin ano five story lang oh. Ano yung doon sa condo unit na nasunog pero yun sa katabi niya may kadikit kasi siyang ano din gusali din eh yun naman may rooftop kasi yun so six story yun oh yun nga so, medyo basa din yung ano babasa talaga yung katabing unit
ng nitong nasunog na ano na unit, no. Kahit sabi mo hindi siya nasunog, partner, may water damage, may damage abala pa rin. Lalo kung may mga dokumento ka nabasa appliances na nabasa. Naku to, di may damage din talaga sa iyo, gastos. Gastos yan para sa iyo, pero ang mahalaga ay ang buhay pa rin naman. Oh yeah. Pero yung property, grabe. Thank you. Ewan ko, para ka mauupo sa ganyan. Sayang yung pera. Thank you, Nico. Maraming salamat. Maraming salamat. Good morning, Doris. Morning. Nico Magsik. Kaya mga kababayan ko, kayo po ay mag-ingat. Ako talaga praning na praning ako sa sunog. Kaya mag-ingat po tayong lahat. For Diyos por Santo, kung ako nag-iingat, tapos meron ka naman kasamahan doon sa apartment complex nyo na hindi naman nag-iingat, baliwala eh. Oh. Huwag po tayo magdamay-damay. Parang ganyan ang sitwasyon sa mga ano, sa mga squatters area, sa mga depressed areas. May isa lang na hindi careful, damay-damay. Kasi dikit-dikit yung kanan ng bahay eh. Meron ako nakita kahapon sa X. Meron picture doon sa China. Meron sila doon isang condo complex, isang malaking building, partner. Alam mo ko ilan parang ng tenement? Hindi tenement eh, parang condo talaga eh. Uh-oh. Ang magkano to? Ilan ang residente? 20,000. Wow. 20,000 sa isang high-rise to high-rise. High-rise. Oh, kasi ganyan na yung uso eh. Dahil ang lupa nga, di ba, wala nang bakante. Para sa Hong Kong, ang development, vertical. Wala nang horizontal. Oo. Kasi wala nang lupa eh. Correct, naubos na eh. Puro vertical. So, paket ng paket at pamahal ng pamahal. Yes. Kung gaano ka kataas, ganun din kataas ang presyo ng iyong nirerenta. Maganda umaga po sa lahat ng mga kababayan nating naka-monitor from Hong Kong. Yung mga domestic helper na maagang gumising. Pwede napakaagang gumising, pumupunta sa market. Correct. Siyempre, pabibili ni ni auntie, ni uncle. Pabili ka ng ganere. Maaga yan. Maagang mga yan gumising. Pero masarap naman gumising na maaga. I don't know. Feeling ko malamig-lamig pa sa Hong Kong, partner. Kasi Feb pa lang naman. O doon sa ibang parte po, mainit na raw. Yung Australia, napakainit daw. Ang kapatid ko yun nandun, mainit. Magandang umaga sa iyo, Arnold Salvador. Partner, buksan mo yung mga social media mo. Magko-commercial ako. Pero pwede ba nating isingit para hindi magtampurorot? Kagaya ni Dr. Mario Festin. Maaga rin gumising at ni Elsie Balion. Ang agang gumising ni Elsie. Magandang morning, Elsie, at si Mahadera Girl. Ayan, where go? Si R.S. Kennedy. Just want to wish everyone a happy Monday. In case mabasa itong message ko, isang linggong hindi binasa last week eh. Hindi ko tuloy nabati yung birthday boy. Sino yan? Si R.S. Kennedy. R.S. Kennedy. Sorry naman. Pag ganyan, ibig sabihin nun, aligaga kami. Oo. Ito naman, nababasa namin. Pag may time, babasahin namin eh. Kasi alam namin may kadamay kami sa umaga. Parang affirmation sa amin yun na ay, may nanonood din naman pala kahit papaano. Correct. At saka taga UK itong si R.S. Kennedy. Oh, from the United Kingdom, huh? Yeah, United Kingdom. Malamig pa siguro dun, partner. It's only February. Master Amadeo, magandang umaga sa'yo, Master Amadeo. Ayan, mga suki natin yan. Okay na yan, partner, ha? Si Louie ba? Nagluluto na naman ang hotdog? Ay, malamang. Kasi hindi pa siya nag-tweet, partner. Malamang, sumusubo to. Sumusubo na almusal. This early. Oh, by the way, I tweeted that. Nilagay ko sa social media ko yung ano mo, yung snippets nung ano natin nung ano pa Friday. Ano sabi mo? Ay ako, Louie ang petchay. Lala, oh. Ernel Tokmo, gising na Ernel. Tatawag kami kasi mga kamusta po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Davao region, lalong-lalo na po sa Davao del Norte. Ay, bakit kasi ganun? Ano, hindi ba parang may problema sa ano, partner? Sa kahandaan. Oo. Hindi ba sila nakapaghanda sa ganung klasiko? Sa bagay, kung ang ulan naman ay isang linggo na tuloy-tuloy. Tsaka nakikita mo, di ba? Nakikita mo, rumaragasa talaga. Ito yung literal na ano. Meron ako rin nabasa. Ewan ko lang kung ma-confirm ni Hernel. Tama ba, Hernel talk mo? Na ang daming, nung 2016, ang daming mining permits ang ibinigay. Patay tayo dyan. Nickel mining, gold mining, lahat na lang ng mining. Mine. Yan ang problema. Yun pag sinalaula mo, kalbo na ang kalikasan, talaga. Tinan mo, ibabalik niya sa'yo. Yung evacuation center, kung saan siya nag-spill, bahay. Evacuation center, ha? O, saan pa mag-evacuate kung pati yung evacuation center ay lubog sa baha?
Ay, buti na lang ikamo. Yung, alam mo yung sa mga probinsya, may parang may bleacher. Oo, tama. Nandun sa bleacher yung ano, yung ground, yung parang basketball lubog court, na. May tubig. Oh, no. Diba? Ayun ako. Anyway, magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas! Radyo sa istreta, radyo sa istreta, ito ang hitilan para sa mamamaya. Radyo sa istreta, para sa mamamaya. Sa istreta. May malalapitan, masasandalan, maaasahan, at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga serbisyo squad, tutulong at kakalinga. At Tita Winnie Cordero. At nabalang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon para maghatid ng tulong sa Tatak Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Buna ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balanzo. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli De Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Malaba at Joyce Balancho ang mga issue sa Tintig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Serbisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo sa Estreta at Teleradyo Serbisyo. Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayong magbantay, magbalita, at magserbisyo sa kapwa. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Punta na po natin si Ma'am Glenda Deli Deli, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Davao del Norte. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Glenda. Good morning, Ma'am. Yes, good morning, sir. Good morning, Ma'am. Si Alvin po ito, kasama po natin si Ma'am Doris. Ano po, makiki-update lang po kami. Anong latest po dyan sa Davao del Norte when it comes to fatalities? Meron bang napaulat na namatay dyan dahil sa sama ng panahon? Yes, sir. At the moment, meron lang 7 nasawi dahil sa landslide at sa case ng drowning. So, 7 na yung sa inyo? Yes, sir. Yan po ba yung sa bayan ng Kapalong? Yes, yung 5 is from municipality ng Kapalong. At saka yung 2, isa yung sa Santo Tomas at saka isa yung sa Asuncion. Ayun, oh, tama. So wala pa rin bago dito kasi sa news item ko kanina, 7 din naman. Uh-huh. Eh, no? Sa kabuuan ng Davao del Norte, 7 kayo. Pero sa kabuuan ng Davao Region, parang 17 na po eh. Oo, medyo marami-rami na. Kasi meron ding mga biktima ng landslide sa Karating na probinsya ng Biuro. Opo. Ano wala po, pa yung mga leasing dyan. Ano ho yun? Wala pa yung bilang ng mga nawawala o hindi pa accounted for. Ay, missing persons. Oh, oo, mga ilan pa po. Oo, wala pa kasi meron pang kinoconfirm pa na case ng ano pagkawala. So ano ang kailangan nyo ngayon dyan, Ma'am Glenda? Doon na lang tayo kasi parang may nakita akong soundbite, may narinig akong soundbite na parang hirap daw kumuha ng tulong ang mga kababayan ninyo. Totoo po ba yun? Oo. 2 days ago is mahirap talagang ano, yung meron namang mga ano, meron namang mga naka-standby na food pack. Pero ang mahirap 2 days ago, kahapon lang kasi kami nakapasok doon sa mga
severely affected na mga communities kasi ano mataas pa masyado ang tubig at napaka malakas ng ano ng current ng flood water. So hindi talaga mapasok sa maraming affected families na wala nang makain, wala nang ano, nahihirapan na talaga lalo na sa tubig. But yesterday, pinasok talaga namin at nakapasok naman yung mga rescue vehicles namin na yung Ural, yung talagang napaka ano, mataas na mga klase ng rescue vehicles at saka yung sinasabi natin yung sinasabi namin dito na sa dam na mga rescue vehicles. Yun lang talaga yung nakakapasok doon. Ma'am Glenda, ano po ba ang nangyari? Bakit ganyan kalala ang tindi ng epekto ng pag-uulan? Wala pa pong bagyo, hindi ho ba? Ba't ganyan kalala kaya, ma'am? Yung nakikita namin is yung talagang very saturated na, na yung lupa kasi ang ano lang, ang agwat lang nung first na pagbaha is 5 days. 4 to 5 days. So hindi pa talaga humuhupa, hindi pa talaga totally dried yung kalupaan, yung lulan. Is dumating na naman yung pangalawang pagbaha. So medyo yun yung lalong yung parang lumala talaga yung kaso ng mga pagbaha. Tapos napakalakas talaga at nagsabay pa. Dito kasi yung nangyari is talagang malakas ang ulan dito banda ng Bukidnon. Tapos sumabay pa rin is malakas pa rin yung buhos sa banda ng ano ng Agusan. So yung dalawang malalaking sapa namin dito, yung rivers namin is nagsabay. So tumaas talaga yung level ng ano ng mga major rivers namin lalo na yung Tagum Libugano na river. Timbers. So yun yung kalupaan talaga medyo madali lang nangyari yung ano. Hindi naman po dahil kalbo na mga kabundukan niyo diyan sa Davao region, Ma'am Glenda. Isa pa yon kasi kung makikita natin parang pangilan-ilan na lang yung makikita natin mga puno at saka hindi pa marami rin kaming nagagawa dahil sa reforestation project na matagal na pero hindi pa rin ganun ka yung capacity to absorb ng mga kahoy kasi hindi pa ganun ka tanda yung mga resulta ng mga reforestation projects natin. Okay. Opo. Ang balita ko marami daw po mga mining sites dyan na nag-contribute nga daw po dyan sa pagkakalbo ng mga kabundukan dyan. Hindi po ba ginagawa ng paraan pagkatapos mag-mina partner, di ba responsibilidad nila magtanim kayo dyan? Iniiwan ba na nakatiwangwang na lang po, Ma'am Glenda? Hindi gaano yan dito sa probinsya ng Davao del Norte. Siguro sa ibang ano sa karating na probinsya. Opo, opo. Hindi kasi yan ano, walang ganong ginto o ibang mga minerals dito wala. Okay. Okay. So, sa ngayon po, ano yung pinakakailangan? Nakikita ko may mga saka sabi ni Alvin may mga evacuation centers na lubog din sa tubig. So ano po ngayon ang pinakakailangan ng mga evacuees natin? Yes, ma'am. Ang pinakakailangan talaga natin is yung pagkain at yung iba yung non-food item. For example, yung mga banig kailangan kasi yung mga damit kasi yung maraming mga tao na natangay yung mga gamit nila. Yung naisalba, yung na-save lang is yung mga, yung iba is yung talagang sinusuot lang nila. Hindi na nila at saka yung mga ang mga buhay nila, lalo na yung mga bata, yun lang talaga yung nasiguro nila. So yung ibang gamit wala na, natangay na doon sa agos ng ano, ng flood water. Opo. Okay. Ang susunod na dyan, Ma'am Glenda, ang aabata natin yung mga posibleng mga sakit na pwedeng dumating dyan sa ating mga evacuation centers, lalo na po sa mga bata. Oo nga, kasi kagabi parang yung pinuntahan namin na evacuation centers, parang napakarami talaga ng tao. Yung pagiging congested nila is talagang
ano, prone sila sa sakit. Okay. Correct, correct. Thank you, Ma'am Glenda. Maraming salamat po. Mag-update po kami from time to time kung kailangan ng ayuda po from Luzon. Ano po. Pero ngayon po, yung weather okay na po o maulan pa rin? Umaambon pa rin. Umaambon pa rin. Oh, no. Yes, sir. Umaambon pa rin. May kuryente po, ma'am? Yung ibang municipalities talagang walang kuryente doon. Kaya... mahirap din sa mga tao kasi yung mga tao hindi nag-evacuate. Sinasabi nga namin kahapon na ihahatid namin sila kasi yung iba nandoon sa dike. Yung medyo mataas at naglagay lang ng mga tents. So nagbigay din kami ng mapangilan nila ng mga tents. Yung ayaw talagang iwan yung mga gamit nila doon kasi yung iba maraming naiwan na doon sa bahay nila. Pero yung iba talagang dinala nila yung mga hayop nila nandoon din sa mga dike. So, linalagyan na lang namin ng, ano, binibigyan na lang ng tent yung mga by meter na mga, ano, mga tent na sige kailangan po nila. Sige po, Ma'am Glenda, makikibalita po kami from time to time para matulungan natin yung ating mga kababayan. Thank you po, ah. Maraming salamat po, Ma'am Glenda. Ingat po kayo dyan. Maraming buntag. Si Ma'am Glenda Deli-Deli, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Davao del Norte. O sa mga kumpanya natin dito from the National Capital Region or even from the Visayas para mas malapit-lapit. Baka may sobra po kayo dyan, may extra kayo dyan. Baka pwede nyo po ipadala sa ating mga kababayan. Ano po? Mga damit, mga banig, pagkain, mga kumot, pagkain, gamot. Pwede natin ipadala sa mga taga-Davao. Sipin po natin yung mga bata. Naku po, Diyos ko po, kasi yung susunod na dyan. Yun namang breakout ng mga iba-ibang klaseng sakit. Yung mga pharma, panawagan na natin, yan. Partner. Ano, baka may mga supply kayo ng yaman-yaman nyo naman. Oh, actually, mayaman ng mga yan. Sorry, kaya ba, hindi, nag-share naman. Mag-share naman tayo lahat. From matatawag mo na rin disaster ito eh. Alin? Yung nangyari sa kanila, partner, parang naman. Sa ano na kalamidad na rin, ano, although wala namang bagyo, pero tuloy-tuloy yung pag-ulan, kaya yung bumaha, pupunta po tayo ng Bicol Region dahil bumugan na naman kahapon si Mayon. Naku, nagpapapansin naman si Mayon. 1,200 meters, 1.2 kilometers po yung haba. Ang tawag pala nila dyan ay phreatic explosion. Phreatic. Kausapin natin si Dr. Tarasito Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dr. Toto, magandang umaga po sa inyo. Maying aga. Good morning, sir. Yes, magandang umaga din po sa inyong dalawa, ma'am and sir. Opo, update po tayo doon sa Mayon, sir. Ano nang latest? Again, after that phreatic eruption kahapon, wala po tayong naitalang volcanic earthquakes. In fact, for the past 4 days, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala sa Mayon volcano. So maganda po yun, ibig sabihin, walang magma na umaangat. So yung phreatic eruption kahapon, nasa bunganga lang po yan, meron kang hot material coming into contact with water. And as a result, nagkakaroon po ng steaming. And volcanic ash po, tumaas po, nagkaroon po ng sudden burst. And it's not as violent as magmatic eruption, but it can still send ash and rocks sa hangin. So ibig sabihin sa wala namang masyadong damage na maidudulot po ito bukod po sa pagpunta ng mga abo doon sa mga ilang lugar sa Albay. Yes, tama po kayo. And in fact, wala hanggang ngayon wala rin po tayong wala po kaming natanggap na ulat na may volcanic ash na umabot sa mga barangay malapit sa Mayon volcano. Ah, so baka nag-dissipate din sa ano tawag mo doon, na-disperse. Oh, sa atmosphere. Sa himpapawid. Ayan. No. Oh. Yes, pwede rin po or nasa dalisdis lamang ng vulkan. Gilid-gilid lang. So yun lang yun. Parang isolated lang yun. It didn't mean anything. Mm-hmm. Wala siyang kahulugan na oy, may malapit ng magma, sasabog ito ng malakasan. Hindi naman ganun. Hindi po. Yun lang nga po. Katulad, yung magandang analogy dyan would be kawali na may mantika, tapos nabuhusan mo ng tubig, nagkakaroon po ng steaming. Ayun. Wala pong magma. Oh. Pero parang wala naman naramdaman na pag
paggalaw? Uga, wala nga raw. Wala nga ang earthquake eh. Wala eh. Oo, oh, parang dumighay lang. Ayun. Oo, dumighay lang si Mayon. Dumighay. Oo. So wala naman ano, wala namang pagbabago sa alerto. It will, the alert will remain kasi nasa alert level 2 naman din talagang Mayon, hindi ho ba? Yes, tama po kayo. Pero hindi natin babaguhin yung alert level for now. Again, wala tayong indikasyon na kailangan natin itaas yung alert level from 2 to 3. Opo, okay. Ay, pero kung wala namang earthquake ikamo, hindi ba siya pwedeng i-downgrade to 1, Dr. Toto? Again, mataas pa rin po yung sulfur dioxide readings natin. Kaya po, hindi lang earthquakes yung tinitingnan natin as isa sa mga parameters. Marami po rin tayong tinitingnan, like kapag nag-inflate or nag-deflate ba yung vulkan or may... kung mataas pa rin ba yung volcanic gas na ini-emit. Oh, so ngayon po, as we speak, dumidigay pa rin po ba siya? Ngayon, wala na pong phreatic eruption. Yung kahapon lamang na 3 minutes. Ah, okay, yun na at yun. Hindi na po nasundan. Ah, okay, yes. okay. Oh, so yung wala namang, hindi naman nagpanik ang mga tao dahil nakita nila na merong ganyang phreatic explosion na ganyan. Mukhang wala naman, mukhang sanay naman po yata yung mga kababayan natin sa Albay. Oh. From time to time, yes, nakita po sila ng mga phreatic eruption. Oh, thank you, Dr. Toto. Ah. Maraming salamat Doc, po, sir, salamat sa oras po ninyo. Maraming salamat din po. Thank you. Update lang kayo. Ah. Teresito Toto Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ano ulit yung magandang umaga sa Bicol? Maray Diyos, na. Diyos Mabalos? Diyos, hindi. Diyos Maray na aga. Ayun. Tama? Diyos Maray na aga. Sa Induga Boss. Sa inyo lahat. Sa Induga Boss? Ayan. Sa mga kababayan po natin dyan sa Bicol, gaya ng mga Lagman ang apelyido. Meron akong sad story part niya. Diba, ang anak pala ni Congressman yung governor dyan ngayon. Ah, talaga? Si Greg, so, Lagman. Dyan lang yan sa tapat, diba, si Yakong? Hindi ko natikman yung dati yung pinadalong. Ah, inubos? Hindi ko nakita. Ano hindi nakita? Hindi, nawala. Saan dito? Sa atin? Oo. Naku, patay ka. Marami siguro na amoy. Napakasarap nito. Wala ba siya, Camille? Dapat meron siya. Meron siyang may bigay ni... Ano, saan nung gusto mo mangyari? Napaparinig ka ba kay Congressman Edsel na padalang ka separately? Ano nga yung pinadala sa iyo? Bicol Express? Hindi, ano? Ano nga yun? Ano nga yun? Laing. Laing. Oo. Oh, eh, oh. Kong. Kung pwede, laing lang naman. Para-paraan ka na naman, ha? Hindi, kasi talagang sobra ako nag-crave over the weekend. Naalala ko nga yun, sayang. Para nalulutuan ka na lang ni Jonathan Maestrado. Astrado. Kasi taga Bicol yun, masarap daw. Sabi, ha, yun ang kwento. Ay, masarap daw magluto ang misis. Ikaya lang hindi ko mapatunay. Mahirap kasi, partner, na hindi sumayad sa dila ko. Tapos I will say something. Well, ay mahirap. Jonathan, hindi kami ganyan dito. Swabbing, ano, panghutot lang. Ano. Jonathan! Good morning sa'yo, Jonathan. Naonde ka muna. Pangat! Yun, oh, partner. Pangat din na nakalagay. Ha? Mamaya po pala, kakausapin natin yung taga Philippine Cable and Telecommunications Ayan. Association. Yung cable TV, ano po? Oo. Kasi saan ka, Terbay, nagtatanong? Mawawala na yung Sky. Sana mapapanood yung Gising Pilipinas. Ayan. Max, Gising Pilipinas. Yan ang talaga yung nahanap nila, sa totoo lang. Ang dami kami nagtatanong, mga 400. Oo. Ang tinatanong, Gising lang. Gising Pilipinas. Sana namin sila mapapanood ngayon. Hindi mo lang tinanong kung saan mapapanood yung teleradyo servisyo, ha? Wala. Ang tinatanong, Gising Pilipinas, espesipiko. Ultimo nga, sila lang. Sila lang nagtanong din. Ay, naku, Diyos, loko lang po. Siyempre, hinahanap hindi kami ang teleradyo servisyo. Oh. Marivie Galisa now. Magandang umaga sa iyo, Marivie. Anya na ba yung taga-NBI? Oy, kayo ba ay, partner, nakita mo yung report ni Nico Bawa. Nung Biyernes, banners na ng TV Patrol weekday, ang dami na namang nawala ng load sa Maya yung una eh, no? Hello? Maya. Tapos yung pangalawang araw sa amin sa weekend, GCash. GCash? Pati oo, GCash? Pati ano GCash? Ay, maiwan ko nga ba dyan? Paulit-ulit na lang yung mga ganyan na nawawala ng load. Eh, maigi na yung NBI yung magpaliwanag. Ano ba ang naging problema? Ano nangyayari kasi sa ganyan? Kasi kung ibinigay mo
ang one-time Pasko. Oo. PIN. Ano ba? One-time PIN. Oo, parang OTP. Pasko, di ba? Parang uh-oh. Pasko yun. Eh, kasalanan nyo po yun dahil binigay po ninyo. Oo, dahil wala naman pong pagkukulang yung telco nyo na sinasabi, never, ever, nunca, wag, no. Ay, one-time password pala ibig sabihin. One-time password. One-time password. Oo, pero nakalagay doon eh, ito ang OTP mo, pero wag na wag mong ibibigay to kahit kanino. Oo nga. Paulit-ulit naman ang mga pala. Pero, may mga nagre-reklamo, wala na, daw silang ginawa, bigla na lang na ang tawag vanishing load. Wow. Wala na silang trace. Wala silang matrace. Paano napunta doon sa isang merchant ang pera ko? Wala naman akong in-order doon. Oh, ayan na. Baka si Art Samaniego 'yan. Guess ko. Oy, may t-shirt pala, buti pinaalala mo sa akin. Oh. Binigyan ka ni Art ng t-shirt. Wow, nice. Camille, nice. Pakikuha mo nga yung t-shirt doon sa may tokador. Doon sa tokador niya, andun din yung partamoneda niya. Yung kulay itim, yung t-shirt ni Bigornia dyan, bigay ni Art at ni Giselle. Ay, maraming salamat naman. Ay, pwede meantime, punta natin si Attorney Raymond Panotes, sa Executive Officer ng Cybercrime Division ng NPI. Attorney Raymond, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Panyero. Magandang umaga po, sir. Opo. Opo, papakibigin mo nga kaming idea, Attorney Raymond. Ano itong nature ng complaint? Yung sa report po ni Nico Bawa, na mga nawawala daw po yung load sa Maya at saka sa GCash. Oh, no. As in, bigla na lang nawala po? Base po sa allegations ng complaint nila, sir, ganun daw po. Nakatanggap po kami last week ng mga 30 po na complainants. Pare-pareho po yung sinasabi nila na pagising daw po nila, bigla lang daw po nawala na pondo yung e-wallet accounts nila. Anong e-wallet yung mga sinasabi mo mahigit 30? Paymaya po sila. Paymaya. Tapos yung the next day, meron din daw GCash? Opo, pero ano naman po yun eh, yung normal na rin po na nangyayari sa araw-araw kasi sa dami naman po ng ganitong klaseng modus. Hindi lang po yung mga e-wallet, pati mga banko. Normal na po ito nakita namin klaseng complaint. Ah, okay. So, pero totoo nga ba na wala silang ginawa tapos basta na lang nawala? Kasi kapag binigay mo ikako, sabi ko kay Bigornia, attorney, kung binigay mo yung password mo dun sa kawatan, sa manloloko, eh kasalanan mo yun, ba't mo binigay? Oo. Ngayon, sir, for verification pa po, ang sabi po nila, wala daw po silang ginawa. Pero ang sabi doon po nila is, higit 120 daw po silang pare-parehong karanasan ngayon. Gusto po sana namin silang makausap lahat para ma-verify kung totoo nga pong wala silang ginawa. At saka ang nawala partner, hindi naman basta-basta na 50 pesos. Magkano? Mga umabot din ng 1,000, no? Daang 1,000, Attorney Raymond, hindi ho ba? Ano ba yan? Apo, ang sabi po nila, sir, nasimot daw po yung e-wallet account nila. Na mga magkano, saan naglalaro ang pera ng mga nag-complain sa inyo? Paminsan po, mga ilang libo lang po, paminsan po, ilang tens of thousands din po. Opo. Kita mo pero pa rin. Bilang andyan kayo sa Cybercrime diba? Division. Oo, Cybercrime Division. Yes. Antimano, initially, ano nakikita ninyo na naging dahilan kung bakit nagkaganyan na nalimas yung mga account, mga e-wallet nito mga tao na to na ikaw mismo nagsabi, pare-parehong storya nila eh. Sa ngayon ma'am, hindi na-verify pa po namin yan. Hindi pa po namin ma-rule out na baka po na-fish or baka po napunta sila sa isang website na hindi nila akalain ay phishing website na po pala. Kaya hindi nila alam na mayroon silang binigay. Pero for now ma'am, it's too early to tell po. Opo. So, anong advice po ninyo, baka lang ikako, marami din sa ating ibang kababayan na ganyan din, Attorney Raymond, ang problema, pero nahiya na eh, natatakot ng magreklamo. Correct. Kayo ba'y bukas pa sa mga ganyan? Opo, wala naman pong dahilan para po matakot sa ganito. Ang pinakamaling pong gawin is isarili lang po natin kung may ganito tayong problema. Pinakamainam pa rin po na pumunta sa aming tanggapan para ibigay kaalaman yung kanilang karanasan sa amin at baka makita namin na yung kaso nila hindi lang to isolated case, baka parte po ito ng mas malaking modus. In the meantime, ano ang dapat namin gawin para hindi kami mabitag sa ganyan? Pinaka-basic po siguro ma'am is pag may mga tumatawag po, hihingi na OTP, tawag po natin ibigay. Hindi po ito gagawin ng mga banko o mga e-wallet companies. Tapos kung may mga pinipindot po tayong link, pupunta po tayo sa isang website na akala natin ay website ng e-wallet account. Turiin po natin mabuti yung tinatawag na URL o yung link dun sa taas ng browser natin.
pong hindi medyo suspicious po ito o hindi to yung totoong link ng e-wallet merchant, eh wag na po tayong tumuloy po siguro sa transaction. Eh, pero ano, weird po at saka disturbing yung sinasabi po ninyo na they did not do anything. Eh. And then when they woke up the next day, wala na ikamo yung limas pera. Na. Medyo medyo nakakabahala po yun. Nakatakot yung ganun. Opo, kung totoo nga po na wala silang ginawa, baka possible po na merong compromise din po sa merge sa e-wallet provider. Pero kailangan po natin suriin po mabuti ko yung nga talaga mangyari kasi medyo seryosong issue po yung totoo. Opo, opo. At Tony, ang daming nagtatanong pa rin. Ay, sorry, Cero. Sige. Sinilip ko kagad yung Gcash ko. Andiyan pa. Parang meron pa naman na Tony, 95 pesos. Ako, 125. Oh my God. Kaya hindi ako kinakabahan, attorney. Wala. Na, hindi pa. Oh, by the way, anong sagot po sa inyo ng mga ng GCash at saka ng Maya? Kasi palagi naman nating yung issue nga lang sa anong nangyari doon, partner, yung nagka-problema yung mga Android sa GCash. Eh dinidma nga tayo eh. Hindi nga tayo pinansin eh. How much more yung ordinaryo mga kababayan natin kapag po tumawag sila diyan sa mga kumpanyang 'yan, hindi rin sila papansinin kaya sila napunta sa NBI. Ano pong sagot ng GCash at saka Maya? Mag-meet na lang po kami sometime this week, sir, para pag-usapan itong mga issues na ito. Ang experience naman po namin sa kanila is matulungin naman po sila kapag pumasok na po ang law enforcement. Ah, so nagko-cooperate naman sila pag may law enforcer na? Yes, sir. Very good. Ayan, si Art Samaniego nakamonitor pala eh. Hello, Art. Maraming salamat. Art, nabigay ko na kay Doris, ha, yung binigay mo. Telepakikita lang natin. Anong nakalagay dyan, partner? I am a watcher versus cyber fraud. Yan. Ang grupo ni na Art ay Scam Watch. Scam Watch. Oo. Thank you. Bisita din natin yan one of these days. Thank you, Art. Sabi niya yan sa mga humihingi ng tulong sa akin, phishing. So, phishing daw, partner. Phishing. Yung ganyang ano. Pero kung ikaw naman, walang ginawa, the next day nga, lumaho ang load mo, may problema po tayo. Di ba? May karapatan kang magreklamo. Oo, paliwanag mo yun, Art. Paano nangyayari yun? Wala ka namang ginagawa. Assuming na talagang wala kang ginawa. Pagkita mo, naging zero, nawala, nalimas. Ano kaya ang nangyari? Bakit ang kakaganoon? Atunan mo si attorney. Attorney, paano gano'n? Pwede bang mangyari yun? Bigla na lang lumaho yung wala pera mo. Wala ka pinindot. Wala kang ginawa. Hindi naman po siya imposible, sir, no, na walang ginawa tapos maglalaho yung pera. Pero medyo mahirap po nangyari. Sa experience po namin, nangyayari lang po talaga yun. Usually, pag may foreign po na hackers na natira po yung financial institution. Kasi napakahirap po talaga gawin yan. Mas usual po talaga na explanation is phishing po. Phishing. Speaking of foreign, partner, kinukwento ko nga sa'yo. Sabado, may tumawag sa akin, attorney. At sa Maniego, paliwanag mo nga ito. Ano daw ito siya? Aprikano. Eh baka naman nanliligaw mo yun. Baka nililigawan ka, hindi kaya. Eh ang pangit. Boses pa lang, ang pangit. Busted ka na kagad. Sabi ko, huyo! Sabi ko, I will report you to the NBI. I have your number. Binaba naman. Binaba niya. Binaba naman. Hindi ko lang alam. Ikaw naman, didiga pa lang eh. Sinopla mo agad eh. Baka, I will bring you to Africa. Sabi ko noon. Ang narinig ko, I am selling okoy. Kuloko. Attorney, anong advice po ninyo sa ating mga kababayan na may problema din sa GCash at saka PayMaya? Or Maya, hindi na pala PayMaya. Maya na lang yan. Maya. Go ahead, attorney. Yes, sir. Ganun din po, sir. Pag may nakita pong problema na tulad na nawawalan po ng pera sa e-wallet account o kahit sa scam po po o iba pong mga pwedeng cybercrime, dumunog na lang po sila sa aming tanggapan. Or pwede po sila mag-report sa aming email, ccd@nbi.gov.ph o sa aming pong trunk line, 825-26228. Agad-agad yan, attorney. Ang bilis, attorney, pambagalan mo naman yung number. Mabilis. Ano po yung hotline? Ay, sorry po. Yung hotline po ay 822-526-228. Okay. Sorry, 825-26228. Ayan, okay. Kasama niyo po si attorney Lontok, ano po? Ay, Lotok. Yes, sir. Siya po ang aming hepe. Siya pala. Executive officer pala itong si attorney. Sige, attorney, from time to time, pag dumami po yung ganyan, magpa-interview po kayo para makalampag natin yung correct mga kinaukulan na umaksyon. Oo. Diba? At saka, aksyonan nyo. Pagka nag-report sa inyo, sir, aksyonan nyo kagad. Nang sa ganun ay masasabi nitong tao na to, uy, umaaksyon naman pala ang NBI. So, hindi na sila matatakot o hindi na sila mag-aatubili na mag-report kasi maaaksyon na naman agad. Thank you, attorney. Maraming salamat, salamat attorney. Salamat, Panyero. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ingat Baba po kayo. Si attorney Raymond Panotes, ang executive director
na ay executive officer ng cybercrime division ng NBI. Nagtatawanan ako ni Ab. Bakit? Nung sinabi kong panotis. Ayaw ko na nga sabihin. Baka... Nung sinabi mong ganyan, ang gusto kong kumusahin si Jimmy Fred in confession. Magsalita ang makapalang buhok. Siya din sino? Naman. Si Ab din naman. Si Ab? Oh. Oh. Ako nga, meron ako. Ang ano yata ng... Panotsky. Panotsky. Mm. Buti na lang sa akin baligtad. Ano naman sa'yo? Dahil sa ang dami kong gamot na iniinom. Parang kumakapal yung buhok. Ang kapang. Makapal at yung madulot. Tapos, nawawala naman. Ang napapanot sa akin, partner. Nawawala ang buhok ko sa kilikili. Di mas maganda yun. Oo, tsaka sa... Di mo na kailangan pumunta kay Belo. Oh. At kay ano, ang pangalan ng isa yung kalaban niya. May Kalayan. Hindi, Manny may isa Kalayan? Pa siya, yung babae, si Ivy. Oh. Violan ito, ha. Lumang-luma. Sorry naman. Oh, sorry naalala naman. Ko bigla yung mukha ni Ivy Violan. Hindi, naalala ko tuloy. Hindi na ako talaga nag-aalis ng buhok. Bakit tayo napunta sa buhok sa kinikili? Ate, pinapaano ko kay si Belo mismo. Ah, siya. Chinachani. Chinachani. Para matanda. Uy, may commercial pala ako. Ronald Sandiglan, Ronald, ha? Don't worry, papasok na. Magbabalik pa rin po. Ay, bago tayo siya. Bilisan mo. Abet and Minda Capiz, mga magulang ni Jet Mariano Capiz, laging nakikinig sa akin. Ayan. Maaga yung magsipag-gising. Eh, maagang gumising si Jet, eh. Lalo naman yan, matanda rin si Jet. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising Pilipinas! Hitik ang hapon mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ka-share nyo na si Migs Bustos at Roxanne Luz sa masayang kwentuhan sa Share Ko Lang. Alauna, kakampi mo sa katarungan at batas sina Attorney Noel Delgado at Liza Aquino sa Hello Attorney. Alas dos, spot on ang makabuluhang talakayan ni Tony Velasquez at Carmina Constantino sa Issue Spotted. Issue Spotted. Alas tres y media, linawin at pag-aagaanin ng mabibigat na usapin sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Attorney Derry Ridon at Alex Baltasar. Alas cuatro y media. Masaya at malalim na usapan ang hatid ni na Peter Musni at Rica Lasso sa Pasada. Alas 5:30. Tuloy-tuloy ang balita at impormasyon sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Mga balita at impormasyon unang ihahain sa iyo ng Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama sina Kabayan Loli Dicastro at Joyce Palacio. Lunes hanggang Biyernes alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Aede sa himpilan kung saan maraming makukuhan tips na kailangan ng family. Doon sa napapakinggan ang kwento ng pagtutulungan at kabutihan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo sa Istreta, para sa mamamayan. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Hoy, happy happy birthday muna sa aling lumilingon sa pangalang Cory Quintos. Paano namimiss mo ba si Cory Quintos? Ilang taon na? Birthday ng lola mo. Ilang taon na? Siguro 28 yun. Parang pagkakaalam ko nga mga ganyan, 27, 28. In the service. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday, Cory Quintos. Uy, ka-birthday niya si Michael Delizo. Wow! Ay, ganyan si Michael, mga 14. Mike, happy, happy birthday, Cory. Oh, ayan, ang dami nyo na may birthday. Cory,
magpakain ka dyan, ha? Ano ba naman yung may pansit gisado? Tapos ipapalaman namin sa tinapay? Yan. Yung pandesal, sarap na. Mayaman po naman yung si Cory Part. Ang daming pera. Napakayaman. Ang dami daw ari-arian yan sa Pangasinan. Ang dinig ko, ha? Ayun nga daw. Tumayo daw doon sa Burol. Lahat na nakikita nyo dyan. Hakin yan, sabi ni Cory. Day, happy birthday, Day. Desko dati yung partner eh. Kaya na may miss ko siya as desk. Happy birthday, Cory Quintos and Noriel Aragon. Magandang umaga, mayong aga to. O punta na kagad natin si Ronald Gustilo, partner. Si Ronald Gustilo is the campaigner ng Digital Pinoys. Magandang umaga sa iyo, Ronald. Good morning. Good morning po, Sir Alvin. Good morning, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat. Nabalitaan nyo yung exclusive report ni Nico Bawayan. Nico, congrats ha. Yung mga complainants na yan sa GCash at saka sa Maya. Yun. Bilang campaigner ng Digital Pinoys, marami din bang nakakaabot sa inyong mga ganyang klaseng reklamo, Ronald? Nako, halos araw-araw po. Meron hong nagme-message sa amin para ho sabihin na sila ho ay nawalan ho ng pera sa kanilang e-wallet platform. Sila po ay nabiktima po ng mga scam. So ayan po, araw-araw po, lagi pong may ganyan. So anong papanong ikasalanan ba nila? Kanino may kasalanan ba nung talaga? Hacker ba o papano ba? Iba-iba hong kaso. Well, particularly ho parang yung tinitignan ho natin na tinignan ko ho kasi yung tinignan ko yung mga post ho nung mga nagpa-interview sa kay Sir Nico, no? At ang nakita natin yung nag-debit sa kanila ay isang online gambling platform. So nung kinos-check ho natin ito doon sa nilabas na nga PagCorp na mga registered online gambling platforms, parang hindi ho lumalabas yung pangalan ng kumpanyang yon doon ho sa mga rehistrado sa PagCorp. So maaari hong sila ay nabiktima ho ng illegal na gambling platform. So marami ho dyan sa mga nagre-reklamo sa amin, mga naglalaro ho talaga. Pero yun nga, nandun sila sa illegal, so medyo mahirap hong habulin yun. Pero syempre, yung benefit of the doubt, ang inaano ho natin, kung hindi ho sila naglalaro doon at na-debit sila, dapat ho silang magreklamo. Kasi kumbaga, kung meron lang hong, kumbaga meron hong nakigamit, o meron hong unauthorized na paggamit ho sa kanilang account, dapat hong ma-actionan ito agad-agad. Pero alam mo, ilang beses na natin paulit-ulit na tayo para tayong sirang plaka, lagi natin sinasabi, huwag kayo pindot ng mga link, huwag kayo click ng click. Pero sa hanggang ngayon, ay marami pa rin talagang naluloko. Marami pa rin pumapatol sa mga ganyan. Paano kaya maiiwasan talaga yun? Talaga pong yung hila ho nung particularly ho yung mga dala na rin ho talaga ng current economic situation ho ng mga tao. Kahirapan ano? Talaga ho madali, mahirap hong iwasan yung mga easy money na na iskema, no? Pero tandaan ho natin, yung mga easy money na scheme, yan ho talaga rin kadalasan yan. Hindi ho yan totoo. So sinasabi nga ho natin, if it's too good to be true, it's not true. So huwag natin walaan yan. So lagi ka dapat dudero. Ayun ang isa sa mga advocacy ni na Art at ni na Giselle, maging dudero. Ngayon, kumusta ang response, Ronald, ng mga e-wallet companies kagaya ng GCash at Maya? Well, lagi hong sinasabi ho sa amin ng mga nagre-reklamo, nag-file na ho sila ng report pero wala hong action yung mga platforms. Kaya ho ang amin hong ina-assistehan na lang ho namin yung mga nagre-reklamo na dalhin na ho natin ito sa law enforcement. Mag-report na ho kayo sa CICC, mag-report ho kayo sa NBI kasi po sila na ho talaga, kumbaga, kung hindi ho umaksyon yung platform, yung bola ho nandun na ho sa law enforcement. At ang payo ho natin, sa unang senyales pa lang ho na kayo ho ay nabiktima ho ng cybercrime, mag-report na ho kayo kagad sa law enforcement kasi yung mga platform talaga may pagtingin kami na parang dinidribble yung mga reklamo sa umpisa. So doon na ho tayo sa law enforcement tumakbo kasi ho kahit papaano mas may action ho silang nagagawa. Incidentally, kinuhanan din naman namin ng side yung mga e-wallet, kagaya yung GCash at saka Maya, and they issued statements. Pero ako, ayoko po ng statement kasi broadcast po kami. Mas gusto namin na may kausap kami. Exactly. Pag meron kayong kapiaran,
ang ganda-ganda ng ang bilis niyo umaksyon, hindi ho ba? Lahat ng kagandahan, yeah, lahat ng kabutihan, ipagmamalaki ninyo. Pero pag may issue na, hindi na kayo mahagilap. Pareho kayo, yung GCash at Maya. Oo, mag-issue kayo ng statement. Ayan, anong saysay ng statement sa amin? I-broadcast nga kami. Kasi kailangan namin ng may kausap. At saka marami pa rin katanungan na hindi masasagot ng blanket na statement na inilalabas ninyo. Yun nga, actually blanket. Sabi ng GCash, our lines are always open to assist our customers. Eh kung open yung line nyo, ba't siya pumunta sa NBI? Oh, ibig sabihin, wala kayong aksyon, hindi nyo siya pinapansin. Oh, we are closely working with the NBI to investigate the incident raised by several individuals. Yung statement partner, hindi niya nasasagot kasi yung concern ng inyong mga customer. Yung Maya naman, we are aware of concern raised on several social media posts regarding alleged unauthorized transaction last month. Please be assured that we are thoroughly investigating these incidents. O hindi ba kayo makakapag-imbestiga ng thoroughly kung kakausapin ninyo yung mga biktima? Diba? Saan kayo kukuha ng mga facts ninyo kung hindi nyo kinakausap yung mga biktima? Nagalit niya si Ma'am Doris. Nagagalit na po talaga ako. At sa Maniego, Diyos ko po. Hindi yung mga, yung ano dyan, yung issue dyan, yung transparency. Yun. Kausapin nyo kasi. At you can actually talk to them through us, yung mga mamamahayag, exactly, para magkaroon tayo ng, sinagot naman pala niya yung tanong ko. Kasi madami yan. Madami yan. Isa-isahin natin. O di mas mabuti isang bagsakan, media nyo ipasa. Yung tendency dyan kasi titiklop. Para kasi nakasasama kasi sa imahe nila. Ganun lang yun. Magprangkahan na tayo. Nakasasama kasi sa imahe nila kaya ayaw nilang pag-usapan. Pero kasama yan sa negosyo, sa pang-negosyo. Ganun talaga diba? Pero kung maganda naman, di ba ibinabroadcast naman natin? Oh yeah. Tsaka siguro ulit-ulitin mo. Pwede mo nang sabihin kasi po, minsan ang dami pong tanga. Binibigay pa rin po yung one-time password. Alam mo, kasi partner, marami talaga na paulit-ulit lang yung sabi kasalanan. Sabi nga ni Ronald, yung hindi mo rin maiiwasan, depende nga sa sitwasyon ng tao, yung economic na sitwasyon. Andiyan pa ba si Ronald? Ronald, andiyan pala. Andito pa po ako. Naglita niya yung dalawang matanda . Anyway, Ronald, so ano yung advice mo sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na naguguyot, naluloko? Ulit-ulitin pa rin natin kaya para sa aking sirang plaka. Tingnan din po nila, no? Kasi minsan merong mga lehitimong transaction na akala ho ng mga kababayan natin unauthorized. Kagaya ho halimbawa nung nauso ho yung photo lab, yung AI manipulation photo, yung nauso yung mga yearbook photos. Kalimutan nila na recurring payment yon. So akala nila may unauthorized transaction. Pero doon pa lang ho sa umpisa, nilinaw ho na recurring payment yun. So, mag-auto-debit ho yun, kumbaga. So, i-check ho natin lagi yung mga subscription na pinapasok ho natin. Kung naka-free trial yan, tanggalin nyo ho agad yung automatic renewal kung hindi nyo na ho balak gamitin. At syempre, wag ho nating pagkatiwalaan yung mga link na natatanggap ho natin. At wag ho nating pagkatiwalaan yung mga illegal na gambling platforms ho na tinatangkilik ho nung marami nating kababayan. Alam niyo ho, kung hindi niyo ho maiwasang magsugal, ako hindi naman ako sugarol, no, pero kung kayo ho hindi niyo ho maiwasang magsugal, doon na lang ho kayo magsugal sa kahit papaano rehistrado naman ho ng PagCorp, publicly available ho yung listahan, at doon na lang ho kayo kasi ho pagka nandiyan ho kayo sa mga illegal, magta-top up kayo ng pera nyo, tapos later on, mawawala na ho yung pera nyo. At ayan ho yung nangyari sa mga maraming biktima. So, iwasan ho natin yan. At uulitin ho natin, wag ho kayong click ng link, wag ho kayong maniwala sa mga nagsasabi na nanalo kayo sa contest kahit wala naman kayong sinalihan. Dahil wala ho kayong sinalihan, wala po kayong mapapanalunan. Thank you, Ronald. Maraming salamat sa oras mo. Si Ronald Gustilo po yan. Thank you, ha. Thank you po. Si Thank Ronald Gustilo po ang campaigner ng Digital Pinoys. Mag-newscast muna tayo. May newscast pa pala tayo. May isa pa tayong guest . Muli, magandang gising Pilipinas, mga kaserbisyo. Narito ay kalawang bugso ng ating mga panggising na balita. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Agoy! 1.30 hanggang 1.50 ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang ang gasolina magmamahal po ng mga 60
hanggang 80 centavos kada litro. Aray! Maglalaro naman sa 70 centavos hanggang pisong itataas sa kerosene. Nagmalpong presyo na langis sa world market dahil sa tensyon sa Red Sea at ang paglakas ng demand ng mga malalaking bansa. Yung si Rio world market na yun, napakapapansin eh. Ito pa, sige, bagsak na natin lahat ng bad news, di ba? Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sinabi ni Meralco Vice President and Corporate Communications Head Joe Saldarriaga na isang dahilan nito ang pagkolekta ng feed-in tariff. Partner, paliwanag mo yan mamaya. Tataas din anya ang generation charge bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis, lalo na ng natural gas na ginagamit na panggatong ng mga power plant. Umaasa ang Meralco na makakatulong ang mababang presyo ng kuryente sa spot market at mababang demand sa kuryente noong Enero para hindi masyadong maramdaman ang nakaambang dagdag singil sa kuryente. Feed-in tariff, partner, ano yun? Yung feed-in tariff, yun yung sinisingil sa atin pambayad sa mga renewable energy sources. Oo, nga pala. May mga malilinis sources of energy. Pinatigil yun pansamantala. Okay. Ngayon, manipis na yung pondo para sa mga renewable energy sources. Kailangan na namang kolektahin agad para kumapal at madagdagan yung pondo pambayad sa kanila. Eh bakit hindi na lang muna mag-abono si Joe Saldarriaga? Inaasahan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bababa ang presyo ng galunggong sa mga susunod na linggo. Ayon sa BFAR, pinayagan na ang panguhuli ng mga galunggong matapos tanggalin ang fishing ban sa Northern Palawan. Magpapataas anala ito ng supply ng lokal na galunggong sa mga pamilihan na magpapababa sa presyo nito. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 200. Ay, ganun na pala kamahal yung galunggong. Diba? Hala ko dati 180 lang to, Camille. 200 hanggang 320 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na galunggong, habang ang imported na galunggong naman ay nagkakalaga ng 180 ayon. So imported pala yung nabibili ko. Kasi may nabili pa ako last year ata, 180. Mm. 180 hanggang 260 pesos kada kilo. Tutustahin mo, partner. Yes. Tapos isasawsaw mo sa bagoong. Yes. Ah. Yung maganda yung ulam mo, munggo. Na maraming alubati. Yan. Tapos yan ang pang ano mo. Ay, Diyos ko, sarap. Governor. Pangat! Hindi congressman. Hindi ko makalimutan, hindi ako maka-move on. Kumpiyansa naman ng National Irrigation Administration na magiging rice self-sufficient ang bansa sa 2028. Sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na maisa sa katuparan nito sa tulong ng kanilang mga plano na pagtatayo ng dagdag na dam para sa irigasyon. Naghahanap din anya ang NIA ng pagkukuna ng sapat na patubig para maibsan ang epekto ng El Nino sa mga pananim ng mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guillen na sapat ang supply ng bigas kahit may El Nino dahil matagal na anya itong napaghandaan ng gobyerno. Si Luis ba ito? Direct, partner, makalulis ka naman. Direct. Direct, Luis. Mamaya na yung isa, punta muna natin si Hernel Tokmo. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Davao del Norte. Hernel, good morning, may buntag. Good morning. May buntag, Alvin at Doris. Umakyat na sa 17 ang bilang ng mga namatay sa baha at landslide Davao region. Base yan sa impormasyon mula sa mga lokal na opisyal. Ayon kay Glenda Delideli, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Davao del Norte, 7 ang namatay sa kanilang lalawigan, 5 ang tao ang namatay sa landslide sa Kapalong, 1 ang namatay dahil sa pagkalunod sa bayan ng Santo Tomas, at 1 naman ang namatay sa bayan ng Asunsyon. Sa Davao de Oro, sinabi naman ng Provincial Information Officer na si Fe Maestre, 10 tao ang namatay sa kanilang lalawigan na karamihan ay dahil sa landslide, 3 ang namatay sa New Bataan, 3 sa bayan ng Maragusan, 2 naman sa Pantukan, 1 sa Mungkayo at 1 sa Mako. Apektado pa rin ng bahang ilang lugar sa Davao del Norte sa bayan ng Carmen. Ayon kay Municipal Information Officer Julius Dave Garcia, nasa 80 hanggang 90% sa buong populasyon nito ang apektado ng baha. 18 sa 20 barangay ay apektado ng baha, habang 6 na barangay naman ang isolated pa rin. Ito ang mga barangay ng San Isidro, Anibungan, Tuganay, Salvacion, Mabaos at Guadalupe. Nananatili naman na maghamon sa lokal na pamahalaan ng relief operations dahil hirap marating ng mga truck ang ilan pang lugar
At dahil binaharin maging ang mga evacuation center, maraming apektadong pamilya ang pansamantalang tumitira sa municipal hall, kaya punuan ng mga bakwit ang mga pasilyo at opisina ng munisipyo. Regular silang nakatatanggap ng mga pagkain mula sa mobile kitchen, pero may mga pamilya rin tumira na at nagtayo ng mga tent sa gilid ng mga kalsada at sa iba pang mga espasyo at lugar gaya ng Veterans Memorial Shrine. At ayon sa kanila ay nakatatanggap naman sila ng mga food packs, pero wala pa silang natatanggap ng mga relief goods talaga at iba pang mga hygiene kits at mga pangangailangan. At minsan ay umaasa na lang sila ng mga donasyon mula sa mga ordinaryong tao, sa mga grupo at sa mga politiko na dumadaan sa kanila. At Ernel, sorry, sila. Masingit ako pa, baka lang makalimutan. Bakit hindi nakakaabot sa ating mga kababayan yung tulong? Kasi pag tinanong mo yung DSWD, magmamalaki meron. Naman yun na maraan handa na ang katerba kaming tulong meron. Ang sinabi kasi ng LGU Carmen ay halos buong populasyon nila ang apektado dahil itong Carmen nga ay catch basin at bahain talaga at unang beses talagang ganito katindi ang pagbaha at sinasabi nila na naubos na ang kanilang supply ng relief goods. Noon pang tinamaan sila ng pagbaha noong second and third week ng Enero kung saan ito ay epekto ng shear line weather system kung matatandaan nyo. At hindi sila nakapaghanda ng ganon kasi inasahan nila na hindi ganon katindi ang epekto nitong trough ng low pressure area. Kaya halos naubos daw yung supply ng kanilang relief goods. Pero may mga naibigay naman silang relief goods. Ito ay mula sa mga donasyon ng mga kumpanya, ng mga tao at naibigay din nila sa mga residente no, na apektado. At yun, hinihintay din nila ang karagdagan pang supply ng DSWD. Dahil siguro nauna yung ibang mga areas pa na naabot talaga ng DSWD at yun yung hinihintay nila ngayon. Na hindi sila maabot, Ernel. Malayo sila sa panggagalingan ng tulong. Actually, hindi naman. Kasi yung part na yun is medyo malapit lang sa Davao City. Oh, yun pala eh. Kaya hindi ko maintindihan bakit sila nagre-reklamo na hindi nakakarating yung ayuda sa kanila kung malapit lang pala sila sa syudad. Oo, yun na nga, Alvin, din ang tinatanong natin sa LGU. Ang sabi nila dahil daw sa laki ng epekto sa kanila nung pagbaha at siguro yung ibang areas pa lang ang nabibigyan ng mga relief goods. Kasi kahit tinanong natin yung mga residente doon, ang sabi nila wala pa talaga, puro lang mga meals, ready-to-eat meals at wala talagang bigas at mga canned goods. Mm-mm. So baka may wala tayong na-interview ng mga pamilya doon na nakatanggap na, pero sa mga nakausap natin ang sabi talaga nila matagal na talaga. Hindi pa sila ang iba nga kulang pa sa kanila, ang wala pa silang supply ng tubig. Sabi nila na sagana sila sa tubig dahil binahanga sila, pero wala naman silang yung potable na tubig. Pero Hernel, ang naging ang laking katanungan ngayon diyan, sa nakikita mo ba, ang tagal mo diyan sa Davao, sa Davao region, kalbo na ba talaga ang lahat ng mga bundok? Oo. Sa ngayon naman, yan yung kinukumpirma natin kasi nakita ko rin yan sa mga balita na apektado yung mga forest cover dito sa Davao region. Yan yung titingnan pa natin sa Mines and Geosciences Bureau at sa DNR kung ano yung sitwasyon ng kabundukan dito sa Davao region. Although may mga mining areas naman dyan sa Davao Oriental at kahit dun sa Davao Oriental, yung pagbaha nila ay may mga troso na tumangay patungo sa mga komunidad doon. So yun yung katanungan kung kalbo na ba talaga yung mga kabundukan doon sa dito sa Davao de Oro okay. At sa Davao Oriental at Davao del Norte. Sige. Okay. Thank you, Hernel. Ha? Maraming salamat. Hingi kami ng update from time to time. Thank you very much for your time, Hernel. Thank you. Mag-ingat. Si Hernel, thank you. Thank you. Ano ba, nawala? Nawala okay. Eh. Ayaw mo na, partner. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas! Pilipinas!
Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kundi doon sa pwede nating pag-usapan ang mga napapanahong isyu na dapat pakinggan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. May gusto ko bang i-flex? Pwedeng sa TV, pwedeng sa online, pwedeng sa vlog. Kasiyahan, tawanan, or kahit ano pa yan. Kayo po, diba? Eh, meron din gustong i-share sa amin. Baka pwedeng i-kwento nyo na rin. Punta ka na rito, sa share ko lang. Meron kayong mga gustong batiin, for shout-out, congratulations, o, diba? Good evening, good morning, good everything to everybody watching. Ako si Nix Bustos. At ako naman po si Roxanne Luz. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna sa Teleradio Servicio at Radio sa Istre. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo sa Istreta, para sa mamamayan. Para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo sa Istreta, para sa mamamayan. Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta. Para sa mamamayan, Radyo sa Istreta. Ang katuwang mo sa bawat hamon. Alamin natin mabuti kung anong paraan na gagawin. Handang magbigay ng lakas. Pagpadala ng video o picture ng inyong mga napapansin sa paligid nating bansa. At tulong sa bawat Pilipino. Anytime sana ay matulungan natin. Ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Araw-araw sa Kabayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Kaysa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonya. Gising Pilipinas! Oy! Waipek ang SIM card registration, sabi ni Aljo Modge. Si Aljo Modge po yan, ha? At si Mahadera Girl, nangyari sa akin yan, pero sa credit card, may nakaset up ako na transaksyon. May nag-message sa akin na gamit ang card ko. Hello? Taga US ang gumamit, worth 20,000 pesos ang hassle kasi ibablock yung card. Oy, ganun nga po talaga mangyayari nun. Ibablock yung card. Wala ka nang ginagawa nun. Wala. Diba? Paano nangyayari? Mm-hmm. Oy, sa lahat po ng mga milyon-milyon na fans ng Gising Pilipinas. Milyon-milyon ba? Wala pa naman ata. Parang 999,000 lang. Nagising Pilipinas at lahat po ng mga programa namin dito sa Teleradyo Serbisyo, DWPM sa Istrenta. Dito po, ito ha, may babanggitin ako ng mga cable at tawag mo doon. Yan na nga yung sasabihin ng guest natin eh. Nagmamadali ka ba? Eh kasi binigay sa akin lang ito nino. Ayan o. Andiyan kaya si Dr. Venancio Lo. Oh, Venancio. Yeah, siyang magsasabi niya. Ricky? Oo. Bev H., Happy Monday! Malamig na panahon pa rin kami. Davao Province, nararanasan ang effect ng illegal logging and mining noon. Eh, sinabi mo pa, inabuso ng husto. Kaya na, ang daming affected. Be good to Mother Nature. Iba magalit ang nature. Tama ka. Okay. At si Mariel Takaoka, ohayo ko sa'yo, Maas. 2 degrees, partner. Wow, 2 degrees, 6 a.m. Nag-online mas ako everyday. At salamat sa inyo ni Doris. Sobrang saya ko kada umaga bago pumasok. Ay, Marla Vergara, good morning. O yan, si partner. Hausapin na natin. Sige, meron ka ba? Hindi, sige. Si Dr. Venancio Lo, ang president po ng Philippine Cable and Telecommunications Association. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Lo. Good morning, sir. Yeah, good morning, Alvin, and good morning, Doris. Hi, ayan. Wow. Ayan. Sir, kasi maraming nagtatanong po sa amin, eh, saan ba nila makikita o mapapanood yung teleradyo serbisyo kapag nawala na po yung Sky Cable, na malapit-lapit na ha, I think that's going 26? To be, oo, 26. Bago matapos po yung Pebrero. Yes, that's correct. sa lahat po naman ng mga cable operators in the country, makikita pa rin naman nila yung ano yung teleradyo or the kapamilya channels especially. I understand that do sa mga service area where Sky Cable operates, meron din naman mga ibang cable providers doon. So I believe that they can transition
to the other cable providers once Sky Cable shut down their operation. Pero agad-agad po yan, Mr. Lo? Agad-agad yung pag... I believe based on the... yung sa pronouncement po na Sky Cable, the cessation will take place this Feb 26 if I'm correct, no? Opo. So once na nag-in-implement yon, mawawala talaga yung servisyo ng Sky Cable. Opo. For example, Dr. Venancio, dito po sa Metro Manila, kasi maraming mga viewers dito, correct, no po. Ano ang, kung alam po ninyo, ano ang alternative? Pag nawala na yung Sky, may marerekomenda ba kayo na pwedeng paglipatan po ng ating mga kababayan na gusto pa rin manood ng teleradyo through cable channel? Yes. Is it okay to mention the name of the cable provider? Yeah, oo. Kasi public service ito eh. Correct. Sige po, go ahead. Opo, opo. Marami pa naman po. Like for example, yung Cable Link, yung Planet Cable. So, and I believe that like in teleradyo, pwede pa naman nila mapanood din sa ibang platform maliban sa cable provider. Hindi, pero ang gusto ng mga matatanda, alam mo may mga matatanda partner, mga senior citizens, correct, yung mga anak syempre may kaya na rin, binigyan sila ng subscription, tama, ng cable, gusto mapanood through cable channel, Dr. Venancio, kaya natanong po natin. Mm-hmm. So yung mga binanggit mo, yung Planet, did you say, at saka ano yung isa? Cable Link. Cable Link. Kinikerry po kami noon. Kinikerry yung teleradyo servisyo. Well, in our record, almost all, if not all, carry naman the kapamilya, kapamilya programs. But I believe mas mataas yung subscription sa kapamilya compared sa ibang programs of kapamilya. Kasi di ba marami hong programa ang kapamilya, kapamilya channels. So, but I believe mataas po ang percentage that most of the cable operators in the country carry teleradyo and the other array of programs of kapamilya channels. Ayun. Okay, kasi parang marami pa yung listahan mo, 100 plus. Ano yung naka-highlight dyan? Plus. Do you meron need to dito? Read the highlighted ones? Go ahead, pardon. Kailangan natin kasi yung mga taga-Odyongan Romblon. Yan. Meron kayo dyan, Acutronic System. Yan ang example. Mapapanood kami dyan, teleradyo sa Kalibo, Numensya at Banga Aklan. Numensya yan actually. Numensya yan. Oo, meron kayong Aklan Cable Television Company Kalibo. Sa Aparik Cable TV Services sa Aparik Cagayan, meron din kami. Mapapanood nyo kami dyan. Asian Vision, Rainbow Satellite. Ubusin mo ba yun, partner? Hindi, isa lang to. Tatlo na lang. Ay, apat na lang. Ng Palawig. 100 plus. Relax. Tranquila. Palawig, Zambales, andyan din kami. ATD Community Cable Vision sa Balamban, Cebu. Pasok kami dyan. Ating kooperatiba, multipurpose cooperative sa Tagkawayan, Quezon. Andyan kami, Aviva Cable TV Network sa Bagabag, Nueva Ecija. Nueva Vizcaya pala, sorry. Bangkup CATV Service sa Poblacion, Quezon. Sa Bansalan Cable TV and Com Services Incorporated sa Davao del Sur. At ito na, easy ka lang dyan. Bansud Cable Network and Development sa Bansud Oriental, Mindoro. Andiyan kami. Pero ito yan, 100 plus kami 100 ito. Plus, ang dami. Sa susunod, andiyan yes. na po kami sa lahat niyan. Sige po. Sa mga malalaking areas po, there are more than one cable provider. So hindi marami, meron silang choices where they can transfer actually. And I understand based on our last dialogue with Sky Cable, kasi ang Sky Cable po is a very active member of PCTA, and tinutulungan naman po nila ang mga subscribers nila kung saan po pwedeng lumipat para medyo seamless po ang transition ng mga subscribers na
who would want to continue viewing cable programs like Teleradio, for example. Actually, yan po ang hinihingi namin sa kanila na kailang invite na po ako sa Sky. Kasi magandang pag-usapan din yan, partner, as a guide sa kanilang mga subscribers. Ang dami kasing tanong yun, mga subscriber. Para matulungan natin. Unfortunately, hindi po sila available. But thankfully, nandyan po kayo, Dr. Venancio. So ang message natin sa ating mga kababayan na mapapanood pa rin po nila ang mga programa ng Teleradyo, Dr. Lo. Yes, that's very true. Hindi naman ho mawawala ng bigla na hindi sila makaka-transition. Oo. But of course, do sa mga medyo mahuhuli po na mag-transition do sa ibang cable providers, yun ho ang maapektuhan. But if they can process right away yung paglipat sa ibang cable providers, I think wala naman po magiging problema doon. Okay. Thank you, Dr. Venancio. Ha? Pero sa may mga tanong po, kasi yung sinabi mo ba, yung mga Planet at saka Cable Link, Metro Manila-wide po ba yon o specific towns and cities lang sa Metro Manila? I'm just have to check, no? Pero yung mga minention ko, these are cable operators operating in Metro Manila. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you po. Apo. Thank you so much. Si ginoong si Dr. Venancio Lo po yun, ang President ng Philippine Cable and Telecommunications Association. Louis Basco, buhay na, at si Jason Mabale. Sabi ni Jason, but not included ang signal. Hindi nga po, cable lang ang pinag-usapan natin, hindi naman po cable yung signal eh. At saka meron satellite pong, po yan eh. May sarili sila mga programa doon sa cable, yung signal. Okay, hindi kami kasya doon. Sabi ni Dr. Mario Festin, I watch Teleradyo Servicio on Sky Cable. Kailan magkakaroon ng DWPM ang mga TV black box? Ay ba naman tong sinasabi niya? Or pwede na lang sa YouTube internet? YouTube! Nandiyan kami sa YouTube, ah! Actually, pinakamadali ngayon, YouTube. Habang hindi pa kayo nakaka-transition. Nox! Big word! paano? Transition? Paano, Madam Cory? Cory Quintos. Cory Quintos. Nag-happy birthday. Yan, na nagbi-birthday ngayon. Magpapapansit yan. Manalig tayo. Itaga mo sa bato. Magpapakain yung Cory Quintos. Itaga mo sa hot pandesal. Yan. So saan nga raw? Pag Metro Manila, yun ang gusto ko malaman kasi maraming viewers sa Metro Manila. Correct. Ang problema ko lang, baka ipa-plug ko yung, anong pangalan ulit? Na Cable sa, Link? Sa kaisa, Planet ba something niya? Planet of the Apes? Hindi, Planet lang ata. Baka kasi hindi naman kinikiri yung Teleradyo. Parang ngayon ko lang nakarinig yung Planet. Kasi hindi siya sure. Ako narinig ko na yung Cable Link. Hindi ko lang sigurado yung Cable Link Metro-wide sa inyo ba yan? Ha? Sa inyo? Sa Paranaque? Meron kaming Cable Link sa Paranaque. Kaya pwede yan. So nandun pa tayo? Oo, dun tayo. Hindi, nandun tayo. Ayan na. Ayan na. Oo. Vice, pinag-usapan namin saan T-shirt. Si Vice, parang bata. Saan mapapanood tayo yan pagkatapos mawala ng Sky Cable? Marami kasi nanonood sa atin sa cable TV. Marami nagtatanong. Oo, 100 plus. Pero ang tanong ko, hindi ang tanong ko sa Metro Manila. Kasi marami nanonood sa Metro Manila eh. Ay, meron ba? Meron, Cable Link daw. Cable Link. Ngayon hindi pa siya sure, titingnan niya kung nandun din yung tele at saka Planet. Planet something. Planet TV. Cable, Planet ito, Cable. Ito, kabayan ang listahan ng mga cable operator. Ay, Sky. Ako din, Sky. Ako, Sky talaga ako. Yan ang lahat ng cable operator. Kaya lang, yung mga naka-yellow, dyan ang pa lang. Ang dami. Dyan pa lang tayo, naka-highlight. Dyan pa lang tayo naririnig at nakikinig. Hindi, available na yung tele sa lahat dyan. Nandang mo yung header niya. Diba? Kaya nga nakalagay yung naka-highlight. Medyo malayo. Kaya hinahanap ko yung Metro Manila Vice. Di, pumunta ka muna sa Apari. Layo naman. Dito Metro Manila. Mayroon siguro yan. Hindi lang natin alam. Yung binanggit ni Boss. Pakuha natin ha. Pakuha mo yan bukas aba yung taga Cable Link at saka yung Planet na yan ha. Si Alvin Algico po ito. Doris Bigonya po. Bukas magbabalik po kami dito lamang sa Gising Pilipinas!